today, mga ka-DIY, mag-re-repair tayo ng aircon. Yung aircon natin dito naka-install ngayon. Dinikas natin siya doon sa kanyang pagkakamount. Ito siya. Ang tubol ng aircon natin, yung kompresor, nakakaning. Pero doon sa kanyang pan motor, ay wala namang problema for a trouble. Ngayon, i-share ko sa inyo ngayon pag troubleshoot. Itong aircon natin is TCL conventional. Ang trouble o problema niya, hindi umaandar yung compressor. Ipapakita ko sa inyo ngayon pag troubleshoot. Ipa-plug natin. Naga makita natin. Ngayon, ipa-power natin. Dito tayo sa high pan. Medium pan. Low pan. Lagyan natin sa low pull. Ito yung compressor natin. Yung ating fan blade, ayan. Running yung motor fan. Ang trouble natin yung compressor. Not working yung ating compressor. Next step na gagawin natin, mag-start tayo sa i-check natin itong AC line. Susukatan natin ang current or na amperahe. Dito natin malalaman yung compressor natin kung running or working dito sa AC line, sa cord niya, nakakaso ka tayo ng current 3 ampere to 4 ampere. And then sa capacitor naman, i-test natin yung capacitor ng compressor. Titingnan natin kung good pa yung capacitance. And then dito check natin dito yung overload protection. Meron dito ng overload protection niya sa compressor. Naka-open. And then yung thermostat. I-check natin yung thermostat. Meron. Nakatodo na, hindi na mapa-action yung compressor natin. Wala siyang ugong, dapat siya ugong. O-open natin to. Control board. Plug natin. Unplug natin dito sa outlet.
at tanggalin natin itong control board. Check natin itong compressor, yung kanyang overload protection. Nandito yung overload protection. Yung overload protection, once na tumaas yung current dito sa compressor, ito yung overload protection. Ngayon, iyakang natin yung isang paa. Ito siya. May spring. Tetest natin siya ng continuity. Once na sira yung ating overload protection dito sa compressor, ito, open po ito. Open siya. Kasi po, itong ating overload protection is normally closed. And then, nag-o-open siya pag naka-sense siya ng overcurrent. Nag-overcurrent yung compressor natin. Madi-detect nito, ma-sense nitong overload protection. Mag-o-open, mapuputol yung line, yung supply dito sa compressor natin. Kaya ito dapat to, meron continuity. Ibig sabihin, good. Wala dito yung trouble natin. Good yung ating overload protection. And then, test din natin yung wire. Dito, sa isang terminal ng overload protection, and then dito sa ating compressor. Ayun. Ibig sabihin, good. And then, ito, baka may putol. Yung white. Yung sa terminal ng overload protection natin. And then, dito sa thermal switch, yung isa. Ayun. Yung white. Ito, yung white. Kaduktong yan, ito, yung white dito. Ayan. Ibig sabihin, may continuity yung ating wire. And then, itong red. Yung red natin, ito. Ayun. Good yung ating wiring. And then, itong blue. And then, yung kaduktong ng ating blue,
dito sa compressor natin. Eto. Ayun. Nagbibip. Ibig sabihin, good yung continuity natin. Buo yung wiring. Good yung wiring and then good itong overload. Overload protection. OLP, overload protection. Kakabit na natin dahil dito sa ating compressor ay good naman yung overload protection. Ang next natin dito, dito tayo sa capacitor. I-check natin yung capacitor. Ang capacitor natin is 30 microfarad and 4 microfarad. Ito. 30 microfarad and 4 microfarad. I-short natin yung terminal ng capacitor. Nag-i-store po ng ano to eh. Ng power eh. Masira yung multimeter natin. Ang ipitest natin yung compressor, capacitor ng compressor natin. Dahil yung ating pan ay working naman, yung compressor ang problema. Tanggalin natin itong isang terminal. Yan. Okay. Ulit tayo. Short natin ulit. Yung ating capacitance is 30 microfarad and 4 microfarad. Okay. Ulit tayo, dito tayo. Ayan po, yung ating capacitance ng capacitor. Ibig sabihin, good. 4 microfarad. Ito po yung microfarad natin. Ayan po yung 4 microfarad. Ayun. 30 and iting ko lang. Ayan. Ito yung 4 microfarad and then ito yung 30. Okay, dito tayo sa isang terminal ng capacitor natin. Short natin. Ito, tanggalin natin yung pula. Dito, pag gagalaw tayo ng wiring, make sure na naka-unplug tayo sa AC. Yung ating microfarad or capacitance is 30. Ayan. 30 microfarad. Ibig sabihin, good yung ating capacitor. Ito yung 30 natin. Ayun. And then yung isa is 4 microfarad. Isa sa compressor, isa sa pan motor.
Ngayon, ibig sabihin, wala sa capacitor yung trouble natin. And then, wala doon sa overload protection relay ng ano natin. Overload protection ng compressor natin. Ang problema natin is nandito sa thermostat. Ngayon, i-troubleshoot natin yung thermostat. Kung ano yung defective dito, kasi dalawa to. Tanggalin natin itong front panel. Ito yung sa swing. Ito yung switch na swing. Ngayon, ang tatanggalin natin itong thermostat. Ang gagawin natin dito sa thermostat, gagamitan natin ng multimeter. Check natin yung thermostat natin. Kasi okay yung overload, okay yung overload protection natin. And then, okay yung ating capacitor. Ito yung ating thermostat. Itong thermostat natin, gagamitan natin multimeter. Dito tayo sa continuity. Tanggalin natin ito terminal. Ayan. Ibig sabihin, good itong thermostat natin. Meron siya rating of continuity. Meron siyang continuity. Okay, dito naman tayo sa isa. Itong isa natin. Ito ay good. Yung ating thermostat. And then, itong isa naman ang test natin. May problema itong isang ating thermostat.
Ito yung sira sa atin. Itatry natin i-direct itong line ng thermostat natin. Okay, papalago natin. Ayun. Tumaandak na yung ating compressor. Ang sira ng ating i-detach ko or tatanggalin ko yung terminal ng ating thermostat. Ayun. Ito yung terminal ng thermostat natin. Once na pinagdikit natin ito, aandar yung compressor natin, magkakaroon ng supply. And then, maingay yung compressor. Ayun. Patayong peso natin. Tayo. Ay matinig nyo yung compressor natin na nag-aaming humugong. Didikitin ko yung dalawang terminal ng thermostat. Ayan. Okay, i-detach ko, i-remove ko yung wire ng thermostat natin na pinagdikit natin. Ayun. Okay, i-switch ulit natin yung thermostat. I-remove ko ang compressor natin ang power off, medyo may vibration yung kanya compressor, magbabibrate. Ayun. Okay, power off natin. Ang trouble ng ating aircon kaya hindi pa-function or working yung compressor. Eto.
tanggalin natin siya. Yung thermostat niya. Ito yung kanyang thermostat. Dalawa yung thermostat natin. Isa dito sa harap, and then isa dito sa gilid, sa side. Nilinis ko yung thermostat. Tetest ulit natin. Test natin yung thermostat natin. Kung mag-o-okay. Okay, pag-a-tan tayo. Itutulak natin yung switch. Ayun. Umandak yung compressor natin. Maandar na yung ating compressor. Ayan. Maingay siya. Ayan. Ang ginawa natin, nilinis natin yung sensor. Yun. And then dito, in-adjust ko yung switch. Ito. Ayun. Ang ginawa natin, hindi na tayo nagpalit. Nag-adjust lang tayo dito sa thermal switch. And then, nilinis natin yung kanyang sensor. Ito yung sensor. Okay, lagyan natin ang temperature. Ayun.
Okay, ibabalik na natin. Mapower up ko na. Ang ginawa natin is nilinis natin yung sensor and then nag-adjust tayo. Nag-adjust tayo nung timing dito sa switch. Yung timing nung thermal switch natin. Ngayon, ibabalik na natin ito. Okay, ngayon, ibabalik natin itong wiring ng sensor. Okay, and then itong switch nung ating fan and then switch ng high cool, medium cool and low cool. Balik natin yung kanyang cover. And then yung ating thermostat, babalik natin dito. And then, yung isa nating thermostat is connected dito sa harap. Yung isa sa side. Okay, testing ulit tayo.
Testing tayo. Siya. Maandak na yung pressure natin. Okay, ilalagay natin siya doon sa i-mount natin siya ron para malaman natin kung magpa-power off. Kasi nakabukas yung mga bintana natin eh. Hindi siya lumalamig dahil open. I-akit muna natin siya dun sa kanyang lalagyan. Ito na yung ating aircon. Inilagay na natin dun sa kanyang lalagyan. Ngayon, i-test natin. Kasi ang nangyari dito, hindi na si-switch on yung compressor and then hindi siya lumalamig. Purely hangin lang. Wala siyang lamig. And then, kaya naman siya ganun or hindi nag-papunction yung compressor natin dahil dito sa thermostat. Ang ginawa lang natin, nilinis natin itong thermostat. And then, in-adjust ko yung screw doon sa timing ng thermostat para doon sa relay. May relay doon na may spring. In-adjust ko siya and then working na yung compressor. Pa-plug natin. I-test natin kung magpa-power on yung compressor and then magpa-power off pag once na lumamig. Dalawa yung kanyang sensor. Ito. Sa thermostat. And then ito. Yung isa, magsuswitch pag malamig na. And then isa, magsuswitch pag mainit na yung temperature. Okay, power on. Umuugong yung compressor. Itong nakalimit, ito yung sa swing. Hindi ko pa kinakabit. Okay, bubuhay ko yung compressor. Ito yung thermostat. Kanina tuyong-tuyo yan, yung pina-under natin. Okay.
Okay, power off tayo. Ayun. Patay yung ating presyo. Ayan. Wala yung ugong yung hangin. Kapitan natin dito yung on panel sa control board. Kapitan natin yung ating panel ng control board. Ito yung para sa swing. Ito yung sounds ng panmotor natin. And then dito sa gilid yung sounds ng ating compressor. Ang naging problema ng ating aircon, yung nagpa-power on yung kanya compressor, yung thermostat. Ang ginawa natin, nililinis natin yung sensor and then in-adjust natin yung screw doon sa switch ng sensor natin. Okay, maraming salamat po. Sana meron tayong nakuha ng kalaman doon sa pag-troubleshoot ng aircon natin. Ngayon, kung sakaling nag-yelo o hindi na lumalamig at kumaantar yung compressor natin, yung ating preon is nag-leak or wala ng preon. Kaya umaantar yung compressor natin pero wala siyang lamig at hindi lumalamig yung evaporator. Ito, yung nasa harapan, evaporator po yan. Yung nasa likod, yung kanya condenser, yung mainit. Okay, maraming salamat po. Sana po meron kayong nakuhang konting kalaman doon sa ginawa natin.